Yun, good morning mga kapot-pot. Navigation. Courses. Nautilus and Duke. Loading course. And ride. Ah, let's go! Kumusta mga kapot-pot? Long time no see, ang tagal nito. Grabe. Ang tagal natin walang ride. Etong mismong oras ito, siguro mga 1 week tayong walang ride. Kasi ito na yung kasunod. Tayo ay mag-North Luzon Loop. Mag-isa. Ay! Exciting mga kapot-pot. Nakaka-excite na nakakaba. Dahil mag-isa natin gagawin itong North Luzon Loop na to. Reverse North Luzon Loop ang plano natin. Ang target completion natin ito, 10 days na ride. So, bahaba-haba mga kapot-pot. Let's go! Ngayon pala, huwag nyo nakakalimutan ang matatang kasabihan. Nakasabihan ng mga kasila. Ang mag-comment, mag-like, at mag-subscribe ay sweatyhen. Ang hindi mag-skip na ads, mas lalong sweatyhen. Ang start ng ride natin dito sa Muntinlupa. Putatan Muntinlupa kung nasaan ang sarap mag-bike shop. At naku, ito siguro mga 1,000 plus. Kalimutan ko eksakto. Basta lampas 1,000 kilometers ito mga kapot-pot. At 10 days ang ginawa nating plano rito. Less than 200 kada araw. Alas 4 ng madaling araw ang naging ride out natin. At para dito sa day 1 natin, target natin siguro hanggang mga alas 6 ng gabi siguro, hanggang alas 8 ng gabi. Isa na abutin natin. Pero initial target natin, ano tayo? San Jose City. Pero depende, tingnan natin kung saan tayo aabot. At unahin ko na pala pasalamatan Spider Philippines para sa ating shades at itong helmet natin. At saka sa Garmin Philippines para dito sa ating napakaganda na Garmin Edge 1040 Solar! Yan, yung Garmin Edge 1040 ang ginamit nating pang map or pang drawing na itong ruta na to. Kaya ngayon ang navigation natin dyan nakabase sa Garmin Edge 1040. Sinet ko na dyan yung ride natin kaya ngayon tinuturo niya sa akin yung dadaanan. Siyempre, sarap mag-bike shop para sa ating sarap mag-bike jersey at iba't ibang mga merchandise. Galing Muntinlupa, East Service Road tayo, palabas ng Maynila. Dadaan muna tayong kilometer zero. Dito na tayo sa ilalim ng Magallanes Flyover. Medyo nakakailang tong ruta na to mga kapot-pot. Kaya yung mga dadaan dito, nako, iba yung pag-iingat. Time check 5 AM. Andito tayo sa Makati, Bendia. Bali, isang oras yan mula nung nag-ride out tayo sa Muntinlupa. So 20 kilometers yan hanggang dito. So parang 20 kilometers per hour. Parang 20-20 ang takbuhan natin. Sakto lang yan. Sa mga ganito klaseng ride, mga mahapan ako. Hindi natin kailangan magmadali. At paghapon tayo magpapapadyak. Mula Alabang Muntinlupa, dinire-diretso lang natin itong SLEX Service Road. Tapos hanggang dito sa Makati. Tapos pagdating dyan sa may Quirino Avenue, kakaliwa tayo. Siyempre, dadaan tayo ang kilometer zero para makapag-selfie-selfie tayo.
mga kapotpots. Sa mga interesado makakita na itong ruta na to, follow nyo ako sa Strava, Ian Howe. Follow nyo rin ako sa mga social media ko, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Ian Howe, yan. Tsaka Shopee na rin para sa mga merchandise natin. Sarap mag bike shop. Sarap mag bike shop sa Shopee. Yun, Greenwood Avenue, nakakaliwa tayo rito. Actually, pwede na tayong kumanan doon tapos dire-diretso na tayo sa may bandang Espanya. Pero gusto nating mag-selfie para simbolo ng ating pag-start ng ating hi! North Luzon Loop. Masarap sabihin ha, kahit kilometer zero. Nadaanan natin. Yun, Ross Boulevard. Isang mabilis sa selfie lang natin tong kilometer zero mamaya. Tapos sipat na agad tayo. Wala naman tayo kami tap dyan eh. Ating starting point, kilometer zero. Ito na mga kapotpots, kilometer zero. Ito ang start ng ating mababang ride. Let's go. Ito ang ating day one ng ating North Luzon Loop, kilometer zero. Ang gamit nga pala nating bike ngayon mga kapotpots, ito ang ating GT gravel bike. Yan, yun lang, alas tayo. Tenenenenten, alis tayo. Yeah, mga kapotpot. Speechless ako. Speechless, grabe. Ang tagal natin plinano to actually. Sa plano kasama yung Team Apple eh, kaya lang noong panahon na ready na sila mag North Luzon Loop, tayo naman eh nagbukas tayo ng sarap mag bike south, kaya hindi tayo nakasama sa North Luzon Loop nila. Kaya ngayon ano tayo, so, kaya ngayon solo flight tayo. Pero okay lang yan, carry carry lang yan. Sana marami tayo mga kapot-pot na makita sa daan. Pagdating dito, ilalim ng LRT tapos dire-diretso na natin to. Tutumbukin natin ang monumento tapos dire-diretso ang MacArthur Highway. Hello Manila, Manila. I keep coming back to Manila.
yun, MacArthur Highway na tayo. Ito isang mahabang dire-diretso na naman to. At puro patag. May gawa ang Bulacan na at mukhang medyo nagbabadya ang ambon ah. Diba, expected naman natin na makapot-pot itong ride natin na to sa 10 araw na plinano natin. Sa target natin 10 araw, imposible hindi tayo mapasukod sa ulan nito. Kaya ready naman tayo dyan. Kaya lang medyo papaaga yata. Huwag naman sana. Sana medyo makalayo-layo tayo bago tayo umulan. Dito na tayo sa boundary ng Malolos at Iginto. Dahil reverse ang northbound loop natin, diretso rin natin to para diretso natin Nueva Vizcaya. Pag kumanan tayo dyan, usually kumakanan tayo dyan no, sa nilikuan ng jeep kapag papunta tayo ng Tarlac. Pero ngayon dito tayo sa kanang banda ng Luzon. Pero ngayon dito tayo kasi kanang parte ng Luzon ang unahin natin. Nueva Vizcaya, Isabela, Tuguegarao, yan yung ruta na papuntang Apari. Pero yung Apari siguro mga pang-apat, pang-limang araw pa siguro natin mararating yan. Tignan natin kung saan mararating natin ngayon. Day 1 natin, target natin 177 kilometers eh, hanggang San Jose City. Pero ewan ko ah, nakaka 61 kilometers sa tayo malap. Nakaka 61 kilometers sa tayo ngayon pa lang. Pulilan Bulacan na tayo, Pulilan. 68 kilometers mula noong nag-ride daw tayo sa munting lupa. Hindi pa tayo nakakaramdam ng gutom ah. Siguro pagka first 100 kilometers tsaka tayo hihinto para mag-almusal. Time check, alas 8 na umaga. Dito na tayo sa Baliwag, Bulacan. Wala, 25 kilometers pa bago tayo mag-almusal. Gutom na ako. Maramdam na ako ng gutom. Na sa San Miguel Bulacan na tayo. 96 kilometers na. Short. Pwede na siguro tayong mag-almusal after yung next na kain na makikita natin. At malapit na yan sa 100 kilometers. At malapit na yan. Halos
100 kilometers na yung na-bike natin mula sa Muntinlupa. At ako'y nakakaramdam na rin ng pagod. Medyo uhaw tsaka pagod. Uhaw tsaka gutom, nagkasabay na. Hala, biglang nawala na yung mga kainan ah. Kanina sunod-sunod yung kainan doon sa San Miguel. Nung nalampasan ko, nawala na tuloy. 100. Kanina 100 kilometers lang yun. Sabi ko kakain ko, ngayon 105 kilometers na wala pa rin. Time check, alas G's na. Time check, 10 a.m. Andito na tayo sa Nueva Ecija. Grabe, halos kakakain lang natin. Inabot ng 108 kilometers yung unang stop natin bago tayo makahanap ng lugawan. At eto, tuloy-tuloy na ulit tayo pagkatapos dito.
pagdating dito sa Gapan, base sa ating Garmin Edge 1040, dire-diretso lang tayo. Hindi tayo kakaliwa, hindi tayo kakanan. Ganda rin eh. Na-i-plot ko na. Na-i-plot ko na dun sa Garmin natin yung ruta natin bago pa man mag-ride. Kaya hopefully wala tayong ligaw-ligaw dyan. Susundan lang natin si Garmin. Tsaka isa pa pala, masusubok din natin yung Garmin ngayon kasi solar yan eh. So although hindi masyado maaraw ngayon, pero asa tayo na nagcha-charge siya kahit paano. Mamaya antayin natin kung mamaya tingnan natin yung battery charge na pagka medyo tanghali na. Time check 10:32. Hanggang dito sa Gapan nakaka 120 kilometers na tayo. So mukhang kaya pa natin mag 200 ngayong araw na to. Try natin maka 200 kilometers. Pero depende. Malalaman pa natin mamaya. May mga ahon to eh, bandang Biskaya. Hanggang natin. Time check 11:06 ng umaga. Dito na tayo sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Layo-layo na rin na 132 kilometers mula Muntinlupa. Time check 11:11. Dito na tayo sa Cabanatuan City. Ang bilis lang din ha. Hindi ko inakalang ganun lang kalapit ang Cabanatuan, 133 kilometers. Bale 7 hours sa Padyakan simula dun sa Muntinlupa. Pwede na rin. At mahaba-haba pa, 134 kilometers pa lang yan. Target natin maka 200 or kaya pa natin. Target natin originally 177 eh. Ang ginawa na natin 200. At sana malampasan pa natin. Targetin natin Aritao sana. Aritao, Nueva Vizcaya. Nung una ang target ko lang San Jose. Eh malapit na yun, kasunod na bahay na yata. Eh maaga pa. 11 pa lang, meron pa tayong mga bala ko hanggang mga 5 p.m. or 6 p.m. pumadyak. Kahit 7, pwede pa, basta maliwanag. Tapos tsaka tayo maharap na matutulugan. Robinson's, Nueva Ecija. Nueva Ecija pa rin ba ito? Cabanatuan na pala, Robinson. Nga pala, nasa Cabanatuan na nga pala ako. Robinson's Cabanatuan. Dito na ako. Yun, Nueva Vizcaya, malapit na. Malapit na nga ba? O may sign lang. May SM Cabanatuan pala. Hindi ko napansin to nung nakaraang dumaan kami rito nagbaler dahil madilim. Tama ba? Dito ba yung daan ng baler? Hindi ko maalala. Bala kayo. Basta meron isang Cabanatuan. Rapsa Garmin
tinuturo niya, Matic. Wala nang tanong-tanong. Wala na rin Google Maps. Solid Garmin Edge. Thank you ulit, Garmin Philippines. Labas na ba ito ng Nueva Ecija? Nagpasalamat na eh. Ando, Nueva Ecija pa rin, Talavera. Ayun, Talavera na tayo. Sunset, 11:57. 148 kilometers ang na-cover natin. So, pahinga muna ulit tayo. Dahil tanghalian eh. Pero hindi muna tayo magtatanghalian. Medyo busog pa ako sa kanayang kung lugaw with look to ako at baboy kanina. Ano muna tayo, merienda. Kumain, relax muna natin yung legs natin at napaagod sa 150 kilometers, so relax muna tayo sa mga 15 minutes siguro. Gun check 12:20, 12:30 pala, 12:30 alis tayo rito. Nakakita ko rin sa sign San Jose City, 33 kilometers. Kayang-kaya pa yan. Yung Santa Fe, 88 kilometers pa. 12:39. Mukhang kakayanin naman siguro. Bala na. Ahon pa naman dun. Tignan natin. Sa best effort tayo para makarating na Santa Fe o kaya Aretao. Para mas mahaba yung makover natin ngayong araw na to. Laki rin ng Nueva Ecija. Ito Talavera to pero part pa rin ng Nueva Ecija. Eksaktong alauna ng hapon. Ayo tayo sa Balok. Itong Balok ng Nueva Ecija pa rin ba to? Oh, malamang. Nueva Ecija pa rin itong Balok na to. Sarap padyakan itong part na to ah. Science City of Muñoz. Maganda, mayroong 3 tunnel ba tawag dyan? Lamig sa ilalim eh.
pinto tayo, meron tayong kapot-pot humahabol. Hello! Sama ko kayo? Hello po! Shout out from Saudi! Uwi pa kami ng Tarlac, sir. Ah, talaga? Oo. Buti sir, nakita ka namin. Nagbakasyon lang kasi kami eh. Ah, pangalan ma'am? Leia po. Siya po si Elmer. Yun, tapos meron pa ulit isang kapot-pot. Talabaya pa yung sila. Lakad po sa mga taga-Talavera dyan. Ah, Talavera. Talavera pa ba to? Opo, Talavera pa muna. Hindi, di ba Munoz na to? Hindi po, bakal huli po, bakal Las Batres, Talavera pa po. Ah, okay, okay. Pero po, dinanan nyo po muna. Salamat San Jose. 156. Ito yung initial target natin, 177 kilometers San Jose City. Pero dahil halos alas 2 pa lang, dire-diretso na tayo. Pagod ako. 177 kilometers. Pagod din. Ten before 2. Alis tayo ng 2:15 ng hapon. Tayo nga tayo 15 minutes. Ayun, San Jose town proper na tayo. Tapos itong kaliwa tayo dun. Medyo napapaisip ako ng konti ah. Parang gusto ko nang magpalipas ng gabi dito. Pero hindi, aga pa, 2:30 pa lang. Mamaya tayo, mga alas 5, tsaka tayo mag-usay. Dito sa San Jose, nakaka 185 kilometers na tayo. O siguro pag naka 200, okay na yun. 200 kilometers, pahinga na tayo. Bukas naman ulit. Ayun na, nagpakita na yung bundok, natatawirin natin doon sa kabilang side niya ng punta natin. Mahaba-habang akyatan yan. Ang tanong, ngayon ba tayo tatawid o bukas na? 2:43, medyo alanganin ha, bahala na, tingnan natin. Alam ko merong ano dyan eh, mga matutuluyan sa may pag-akyat na sa may bandang karangalan. Ewan natin. Tingnan natin man na ron saan tayo pwede kung meron tayong matutulugan dyan. Ay, last pag na siya po. 190 kilometers hanggang 200 na lang tayo. Antok na.
Puro bundok na yung kasunod na ito. Kailangan natin bumuelo muna. Ang bukas na yan, umaga. Huy, ba't parang nagsisimula ng umahon to? Muna, hanap muna tayo matutulugan. Dalawang isip ako, kudidiretsuin ko. Nakabalik ako yung hotel na nakita ko rin kanina sa likod. Pero sayang, medyo malayo yung hotel na nakita ko rin kanina sa likod. Siguro tsagain natin to. Alas 3, tingnan natin kung saan tayo makakarating. Itong oras, alas 6 ng hapon. Baka may madaanan tayo dyan. Tingnan lang tayo konti, sakit sa hita ko. 200 kilometers na tayo mula sa Muntinlupa. Nagsisimula ng tumingala ang kalsada. Sana naman wag muna. Hindi, simula na talaga. Ayun o, kita niyo yung paletter S na yan. Paangat eh. 5% gradient ang mga kapot-pot. Pero bumagal tuloy tayo. Nasa 10 na lang ang takbuhan natin. Kanina mabagal lang. Ayun, last na rin bumagal. Yun, buti na lang hindi pa agad diretso ang angat. Na-recovery na agad. Nako, 50 kilometers hanggang Santa Fe. Ay, bahala na. Alas 3 ng hapon. May malaki. Yung ganito tatlo. Tatlo. Wait, yun na malamig yung isa. Okay lang. Magkano yun yung biscuit na yun? Yung rich nuts. Saan? Okay, pink lava. Magkano yun? Pink lava. Okay yun. Coco lava. Magkano yun? Wait. Tatlo. Puro tatlo. Magkano lang? 15 euro yun ito. 105 din. Ama! Ay, nandito. Sana mahaba. Dati nakadaan na ako rito eh. 5 years ago, nagano kami sa Gada. Dito kami dumaan.
Ay, medyo nakalimutan ko na yung mga madadaanan dito. Pero alam ko, itong papuntang Karanglan, maraming ahon to. Tapos may ahon doon, Santa Fe. Sana may madaanan tayong transient na malapit-lapit lang para makapagpahinga na at di tayo kailangan sumagad. Test mic, 1, 2. Ang lakas makapanindak ni Garmin, yo. Pinapakita niya yung ahon. Ayun. Kita sa Garmin natin, mga wala pang 1/4 inaahon natin at mahaba pa. Dahil po natin aahonin. Galing din yun. Napapakita niya sa'yo kung ano yung mga remaining ahon na aahonin pa. Medyo nakapag-prepare tayo, nakapag-conserve tayo ng energy natin. Saka hindi tayo magbibigla niyan. Walang surprise. Meron din palang surprise. Dahil yung pinapakita niya ron, hindi yan yung buong ahon. Nag-a-adjust po. Gumagalaw dito sa kanan. Kala ko kanina yun na yung pinapakita niya sa display. Meron pa pala marami. Mahirap pag may nakakasabay tayo, malalaking truck. Kailangan natin lumabas sa kalsada. Paahon pa naman. Ito mga ganito pag-asa natin mamaya. Kung sakali walang transient, yung mga kantin, feeling ko naman mga 24 hours yung mga yun. Parang gusto. Kung sakali makikitambay tayo dyan. Tambay tayo sa mga ganyan kalipas ng gabi. Yun, kaya pala kulay pula siya roon sa Garmin. 9% pala to ahon na to. Good. Ayun, mukhang may recovery na.
Makapagpahinga tayo. Time check, 3:44. Saktong 200 kilometers dito, wala na pala. Sabi ko, pag 200, titigil na tayo. Hindi yung magandang lugar para tumigil. Diretso lang tayo. Hanggang mag-alas 5 siguro. Alas 6, pwede pa. Ang ganda na tanawin. Nandito na tayo sa Karanglan. Nueva Ecija pa rin ito, mga kapotkot. Laki ng Nueva Ecija. Salamat! Hindi puro ako ng Karanglan. Meron ding Lusong. Woohoo! Sarap magbike ha? Sarap pala ha? Sarap naman. 205 kilometers. Nakikita ko sa Mohon. Mga 35 kilometers pa para mag Santa Fe. At nakikita niya mga kapot-pot. Bundok. Lalampasan natin yan. Papuntang Karanglan, town proper. Tayo ay diretso. Angat na ang kalsada. Uy, haba pa ng daan. Oh, dito mukhang mas konti na yung mga kantin ah. Tsaka mga bahay-bahay. Sana meron pa doon sa unahan. Ako, ayun. Sunod-sunod na ako na naman. Pinakita sa atin ni Garmin. Ay. Okay lang yan. Wow, ganda. Medyo nanghihina lang ako. Hindi ko na siya ma-appreciate masyado. Let's pag na si Akech. Kilometers hanggang Santa Fe. Ano pa? Pag sa patag, konti lang yan. Sa umaga pa, konti lang yan. Kaya lang, hapon na. Pero kaya natin yan. Pagod ako.
Buti na lang may consolation prize. Ganda ng view. Sabay pa. Recovery. Nice, nice, nice. Ay. Ay, salamat. Yun, lusong. Thank you. Ang mabait ninyo. Itong spot na to, maganda to pag maaga-aga pa. Actually ngayon din naman maganda-ganda pa eh. Ayan. Buti ka ito, parang inabutan natin maliwanag. Pagod na. 216 kilometers at mga 26 kilometers pa yata hanggang Santa Fe. Ang oras natin mag 4:53 na. Tanawin dito, sayang hindi natin makita yun sa gilid, merong ilog din eh. Ayun at naman na pumunta sa kabila at ako ay raspag na raspag na. Alas pa ka talaga. Tapos ayun na naman. Aho na naman tayo. Ayun na yung sito. Dabi kahit pato, di ako makatakbo ng bento.
Yun, 20 kilometers na lang, Santa Fe. Kayang-kaya na natin tisigan. Ay, ubus. Ang haba pa ng aahoy natin. Tayo sa garden natin. Wala pa sa kalahati. Pangat tong kalsada na to. Hindi nang soap, hindi kong tohagin. Nagkita tayo ng angalahati. Hindi pa natin aahoyin. Diretso na tong ahon dito sa garden eh. Wala na recovery, banayad na dire-diretsong ahon. Pababa ako, bagyo. Oo. Kailangan pumigal pababa. Bakit na? Ganun, pababa ka, pumipidal ka para kasi dahil doon sa bagyo, sinasalubong ko. Ah, salubong ang hangin. Grabe ka ako. Ano yata yun, 2016 pa lang. Lang yata ako. Ngayon ko lang ito naranasan na. Sakit na ng puwit ko. Okay, ang halaga na. Ako nga, ngayon ko lang ulit. Mura na asan eh. Ako, pag nababakante, no? Ako, dalawang linggo lang pas nung ano nga. Kaya ako ba't sumasa ako dyan, please? Anong talang dati? Numinipis yung kalyo. Ah, haba pa na ito. Haba pa. Ilan? 5 na lang. 5? 5 na ahon. Yun, nakatingal lang. Kanina kahit palusong pusa, hindi ako makabenti ng takbo. Kaya naabutan mo yung init eh, kahit walang aray. Oo. Ako wala na alas eh. Kaya stress. Ah, grabe, daming ahon. Buti lang may nakasabay tayo kanina, si Big J, taga Muñoz, Nueva Ecija. Nauna lang siya ulit. Nauna na siya. Dahil ako'y na-jingle bells kanina rin sa ano, habang umaahon. Pero okay lang, at least alam natin meron tayong kasabay nandiyan sa bandang unahan. Grabe, balikan pa yun. Pagdating niya ang Dalton Pass, babalik pa ng Muñoz, Nueva Ecija. Ako naman diretso sa baba, sa may Santa Fe. Mga 5 kilometers na ahon na lang daw to. Tapos lusong na. Inabot na tayo ng ano, sprinkle dito sa taas. Pero okay na rin. At least presko. Oh, grabe. Katakot itsura na ito. Parang sa pelikula lang eh. Buti na lang dito sa area na to, maraming mga bahay-bahay sa gilid, maraming tindahan. Kaya marami rin tao tayo nakikita. Although yun nga, pagkaganto, sobrang tahimik oh.
Ah, gusto ko na magpahinga. Ah, layo pa ba? Sana malapit na. Gusto ko na magpahinga. Ligo, tapos tulog. Kain din siguro. Buti na nga lang din yung ahon dito, banayad na banayad lang. 5% lang kanina, mga kapotpot. Kaya lang, haba. Dire-diretso. Ang hirap din eh. Ha. Yun, 10 kilometers to Santa Fe. Sabi ng mohon. Pero sana hindi lahat yan ahon. Alam ko konti. Alam ko meron ding lusong yan eh. Siyempre nasa baba yung Santa Fe. Pagkadating natin sa Dalton Pass, ayun, lulusong na yun. Nagkasabay yung ako yan. Nakalimutan ko na to. Che-chelki tayo dito. Che-chelki. Ang dilim. Wala rin makakita pala. Ay, nako. Ayun sa gilid. Ubus na, ubus na, ubus. Ubus na, ubus. Yun, tindahan. Makapagtubig muna. Tubig. Sabi ahon pa rin. Bili tubig. Ang tubig? Wala. Ano ko? Pwede ba makiinom na lang? Pwede ba makiinom na lang? Malayo pa, akyat? Akyat pa yan? Salamat. Thank you ah. Thank you.
ay salamat na wala na dun sa Garmin natin yung drawing ng ahon. So expect natin pababa na yan, tapos na yung ahon. Grabe haba nun. Nabuli tayo ng gabi, time check. Alas 6:42. 6:42 na ng gabi. At may ahon pa rin. Sorry, basang-basa na ako. Hindi na tumigil yung sprinkle. Ayun, narko! Ay, salamat! Salamat po! Diyos ko po, salamat! Maraming salamat! Tapos na rin, nag-weba yung siyam. Thank you, Lord. Nueva Vizcaya na! Hey! Sino kayo? Saan biyahin nyo? Panser, Lord Luton. Lord Luton din? Patapos na pa, ganun? Sir, vlogger ka pala eh. Siyempre, idol ka lang, sir eh. Sinabi ko sa kasi mag-ano daw sila, North Loop na, kako, man dyan si Sir Ian, kako. Kasabi, tasabi niya, ito yun oh. Naka-ano sa Luton eh. Hindi ko, ano, bike. Hindi na makita. Oo, kita ko, nakita. Kanina pa kayo rito. Ikat ka pala sir ha. Sabay-sabay lang din kami. Sabay-sabay lang kami. Ako sir, uwi yung Munoz. Oo nga ano. Bagay, puro palusong na. Saan ka mag-stay niya sir? Hahanap pa nga eh. Sabi. Kayo ba? Ewan po, kung anong plano nito. Bahala na kung saan mapunta. Bahala ko, bababa na Santa Fe. Hindi ko alam kung meron doon. Di yata kasama yung mga timon sir. Nauna na sila eh, nung isang buwan pa sila nag ano eh. Oo, nakita ko na sila si Sir Noel. Oo, iniiwan nila ako eh. Busy ka daw eh, sabi nila eh. Busy ka daw eh. Grabe, muntik na ako sumuko doon, sa ano? Wala yun, ang binahe mo. Tinlupa. Kami gabi sila, pero nung isang araw pa kami, ilan mo tayo nag-ride? 10 ng gabi, di ba? Kaso umulat kasi ng ano? Ilang kilometro yun, sir? 233. Ha? 233. Layo. Oo, oh, kaya kita uy, padya ko rin kanina. Hirap na hirap na ako. Naihina ako sa ahon eh. Sabi ko sa kanya, una ka na, sir. Ito, sir, bababa na tayo, pamunyos yun. Oo nga eh. Kakain lang ako. Kakain lang sir. Sabi-sabi na tayo kumain. Ayun na. Tara. Tara, kain muna tayo. Okay, sabi-sabi na tayo. Saba kayo mag-stay. Saan kami, sir? Saan kami? Magte-tent kami. Ah, magte-tent kayo? Eh, maulan na. Mag-hotel na. Mag-hatihan ka sa ano? Pwede. Para ano, may banding-banding pa.
Buddy kay idol. Tara, kaya muna tayo. Para ano? Ubus na ako eh. Saan ba? Dito ah, dyan. Yun, tapos na tayo kumain. Kape na. Mga nakilala natin sa daan, no? Si Sir Big J. Taga Muñoz to. Muñoz. Science City of Muñoz. Yan, Science City of Muñoz. Lakas nito. Dinaanan lang ako eh. Tapos si... Ang pangalan mo, Master? Janber. Janber ng Padyaqueros, Cavite. Ah, Padyaqueros din. Padyaqueros pa. Oo, oh, gano'ng Padyaqueros ha. Rikwan. John Paul. John Paul. Pinsan kayo, no? Magpinsan po. Yan. Buti na lang, may nakasabay tayo. Hindi masyadong ano, nakakainip. Baba tayo ng Santa Fe. Malamig. Nanginginig ako. Tara, tara. Up, ya. Lamig na. 7:26. Naku, sana meron ditong mga ano, matulugan sa Santa Fe. Dahil 22 kilometers pa, Ritaw. Lapit-lapit na, pero yung na pumadyak. Paman din yung init ng katawang kanina, mga padyak. Kanina padyak pataas, medyo mainit-init ng konti yung katawan. Hindi pa hinga kumain. Kaya masiladong mag-inaw. Ah. Ano Santa Fe? Buti na lang may kasabay tayong dalawa. Kapot-pot pa natin. Yung isa si Big J kanina, pabalik naman yun. Umuwi siya mag-isa, pabalik naman yun. May pa yung siya. Tuloy mabahan natin. Ito, ano kung meron dito?
Minsan kaya dito yung may transient? May transient ba rito? Yung matutulugan? Ay, di ko lang po alam kung meron po dito. Pero dito po wala. Dito wala? So, thank you. Yun, walang transient sa Santa Fe. Kaya padyak kami tatlo papuntang Aritao. 21 kilometers galing Santa Fe. Buti lang medyo palusong. Dilim! Harap magbike! Lamig! Uy, alas 9 na ng gabi at 259 kilometers na natatakbo ko. Hindi pa rin kami nakakaabot sa Aritao Town proper, ah. Kung saan kami maghahanap ng hotel. Parang lumayo. Puro dilim na yung nakikita namin. Sino? Sasawit ka na. Namaya sa liwanag. Hindi tayo kita rito sa dilim. Puro ilaw makikita sa atin. Makikita, oh. Yun, ay salamat. Meron ng ano, mga liwanag dito. Ang tanong, nasaan yung ano, transient? Hahanapin natin. Sa loob yun, eh. Yun, nakarating kami dito sa plaza ng Aritao. Ayan, no. Kaya lang, ang problema, yung tinuluyan namin dati dito ang hotel, dito sa looban na to, wala na raw. So, kailangan namin pumadyak mga 5 kilometro papapunta ron. Oh, habang maliwanag, shout out na. Shout out nga pala sa tropa namin na si, ano, Roy. Supporting ko yung kanyang channel, Bayo Adventure po. Tara! Ah, sana 5 kilometers lang. Makikita raw natin sa bandang kaliwa, Lianas. Ayun, nakita rin natin Liana Hotel. Na may ilaw na yan, pasok tayo dyan. Ayun, no. May ilaw-ilaw na yan, tara, pasok. Yun. Ay, salamat, congratulations. Natapos, grabe, layo na pinadyak namin mula Santa Fe hanggang dito. Una Aritao ang bagsak namin, tapos napunta kami rito sa Liana Hotel and Pavilion. Yung room namin 1-1, tatlo na kami. Nice. Ito yung almusal, pwede na lang order na yun. Pwede na, pero para na ako. Ano ang available? Half kilo. Dati yan. Chicken kilo. Bangus. Eros. Magkano po? Bangus ay 1.2. Ano oras po siya sa'yo? Ayun po, parang po. Order lang na ako. Sa akin po, ano ba ko? Sa kapapit. May coffee po. May coffee. Dahil pa para na yung bangus natin. Ano na yung medium? Wala ko na yung bangus. Wala ko na yung bangus.
Sige po, ay, ano na lang po, Magkano yung bangus? Ano na lang po, chicken. Salamat. Nakapagpahinga na rin.